Gina Molina, yan daw ang posibleng pangalan ng tunay na ina ng ating OFW mula sa Italy na si Ryan Mendoza. Ang ina na di umano nagbenta sa kanya sa halagang 3,000 piso lang nung siya'y sanggol pa lang. Mula Italy, dali-daling bumalik ng Pilipinas ang OFW na si Ryan Mendoza para hanapin ang kanyang tunay na ina. Ako nga daw po ay anak sa parang ligaw buntis. Na yung magulang ko, nagkaligawan, yung tatay ko sundalo, nabuntis yung nanay ko. Pinapuna ko doon sa matanda nagtitinda ng isda. Yung matanda daw, sa sobrang hirap, na ipasa ako kay Tia Auring sa kabanatuan. Si Tia Auring, suki ng nanay ko sa RTW. Ang binigay doon pangalan sa akin ay Joel De Vera. Po, gabi-gabi pinagdarasal ko, Nay, kung patay ka na, magpakita ka sa akin sa panaginip man lang. Pero wala eh. Nay, hindi na malagang bait mo pinabayaan eh. Kung mahanap ko po kayo, mahal na mahal ko po kayo. Pero ang una niyang natunton, ang posible niyang ama, si Dominador. Pumasok po ako sa military, then napunta ako dito sa Athens, sa Luzon. Hanggang sa kasayahan, may time na nalalasing ang tao, hindi maiwasan mga orsonada ng babae. Kanina pong sinabi nga sa akin, yung nerve para bang ano ko nga yata ito kako dahil may pagkahawing nga. Ilang araw. Ay, pa. Nabuta pala, guardian. Pero meron po bang lukso ng dugo? Meron naman. Paano niyo po nasabing meron, Dad? Kasi tinukutuban daw eh. Kung ikaw mang anak ko, sorry. Nagpa-DNA test sila. Sa gabing ito, malalaman na natin ang resulta. Ang probability ng inyong paternity test ay... Ito ang gabi ng mga revelasyon dahil may mga bagong lumutang na posibleng ina ni Ryan. Noong 2016, nung nalaman ni Ryan na siya'y ampon, di umano, ipinambayad utang siya ng kanyang ina sa halagang 3,000 piso taong 1981. Masakit kasi siyempre, tao ko eh. Walang tao na may katapat na presyo. Kaya sasabihin ko sa kanya, kung wala kang pera, bakit mo ko pinambayad? Hindi ka ba pwede magtrabaho na lang? Pero yung bigay mo yung isang anak mo, gagawin yung pambayad, anong klase ina ka? Nahanap din ni Ryan ang anak ng tindera ng isda na una raw kumupkop sa kanya. Ganda ka raw po. Jovel! Apa? Nakita rin kita! Hindi ko po kasi alam ko anong ginawa ng tunay kong nanay. Pero po salamat po talagaan niyo ako dahil papo. Okay lang. Masya, Babu, naputi lang sa sana kung hindi niyo kayo talaga ate. Kasi parang kapatid ka namin. At ayon sa aming pagsasaliksik, Gina ang pangalan ng ina ni Ryan. Singer daw ito dati sa Jomaris Bar sa Cabanatuan City. May lumantad na isang Gina Enriquez. Pero ang kanyang kwento, hindi tumugma. Hindi ko na po, ma'am, natatandaan talaga, ma'am, eh, kung anong 1980s na yon. Kasi sa gulo po ng utak ko po yun, ma'am. Yung Jomaris, naalala niyo po ba yun? Sino po Jomaris? Yung parang bar po siya. Sa Cabanatuan. Hindi po, ma'am. Si Toyang, na may kilala po ba kayong Toyang? Babae? Toyang, wala. May kilala po ba kayong Lucia? Wala po akong kilalang Lucia, ma'am. Ngayon ko lang pumagat nakita ito. Hindi ko kilala po. So, hindi po yan si Gina? Hindi po. Kasi yung dating nung meron kami naging babae doon, dito, malayo. Sigurado po kayong hindi siya yan? O, hindi. Sigurado ako. Hanggang nahanap din namin ang dating naka-live-in ni Gina. Si Jimmy ang nagsabi ng tunay daw na pangalan ni Gina. Gina Molina.
Ang naaalala ko lang ng kwento sa akin, may anak daw siya lalaki, gusto daw niyang dalawin. Baka daw magalit yung tatay niya, ganun, yung mga kapatid niya dahil sa naging trabaho niya. Pero naghiwalay sila dahil nalulong daw si Gina sa masamang bisyo. Matagal nang walang balita si Jimmy tungkol sa kanya. Pinagtagpo namin sina Ryan at Jimmy. Kahawig mo po. Kahawig ka. Opo. 100% po. Paano nasabi mo? Kamukha talaga yung hiyas mo. Hawig po sa style ang mukha niyo. Kamata niyo pa po. Ganyan din yung mata niyo. Mabait po siya. Kaya lang hindi namin, ano, yung hindi niyo maiwasan yung trabaho. Ano. Po, ano yung nagawa niyo nakaraan? Naintindihan ko na yun. May mga anak daw po siya. Mga anak ko, ibig sabihin marami pala kami. Dalawa daw po ata kayo. Babae po isa. Mas lalo akong natutuwa, malaman ko na may kapatid pa pala akong babae. Samantala, matapos maiere ang ikalawang bahagi ng kwento ng paghahanap ni Ryan, maraming nag-message sa amin ng litrato na posible raw ina ni Ryan. Ipinakita namin ito sa mga nakakakilala kay Gina Molina. Wala akong namukha sa nila. Wala pong kamukha talaga din eh. Baka po nakakulong siya. Dahil may kwento din po sa akin noon, nakakulong daw siya. Nag-ikot-ikot din ang aming team sa mga presinto sa Nueva Ecija. Dito sir, wala tayong nakita na pangalan na Gina Molina na nagkaroon po ng kaso dito sa Saragosa. Sunod nilang pinuntahan ang Cabanatuan District Jail. Doon nakilala ng aming team ang inmate na si Maricel na dati rin daw nagtrabaho sa Jomaris Bar. Di umano, nakatrabaho niya ang hinahanap namin at ni Ryan na Gina Molina noong taong 2006. May nakalibin siya ng agent ng Narcom. Lalo nga po sa drugs, silang mag-asawa. Sa tansya niya, mahigit 50 anyos na ngayon si Gina Molina. At meron daw itong kinakasamang pulis. Nagtira sila sa may Sorbeta. Nag-anak sila noon. Pero taong 2009, nabalitaan niyang sumakabilang buhay na raw si Gina Molina. Hindi ko po sure kung talagang patay na kasi hindi ko naman po nakita na nakaburod. Para makumpirma ito, pinuntahan ng aming team ang address ng tinutukoy niyang Gina Molina sa Barangay Imelda sa Cabanatuan City. May kakilala po kayong Gina Molina? Meron akong naging isang boarders na ang pangalan ay Gina. Kinakasama ni June. Sa tagal ng paninirahan nila rito sa akin, sila ay napaalis ko. Sila ay nagbibisyo ng bawal na dam. Naminisyos yung pera nila, kakulangan sa pagbabayad ng pauhan. Gayunpaman, walang makapagkumpirma kung patay na nga bang talaga si Gina Molina. Samantala, sa kasagsagan ng aming paghahanap, lumutang ang may-ari ng bar sa Cabanatuan na malapit sa Jomaris. Ang pangalan niya, Turley. Meron daw dating nagtrabaho sa kanilang bar na sumasideline-sideline din sa Jomaris. At ang pangalan daw nito, Gina. At meron daw itong ipinaampong sanggol. Yun nga lang, hindi raw Molina ang apelyido ng Ginang yon, kundi Castillo. Gina Castillo. Sa gabi, may bira kong tinda. May mga chicks na pumapasok. Nang time na matagal-tagal na rin siya sa akin, nakita ko nagbuntis siya. Ang sabi niya sa akin, pag pinanganak yung bata na yon, bibigay niya sa akin. Kay Turley pangaraw ipinaampon noon ni Gina Castillo ang isa pa nitong anak na si Ombeter. Sabi po nila, bulan daw po ako. Okay lang po, tinuring po nila kung parang ano. Ayon sa nakuha pa ng aming team na impormasyon, sa mga dating taga Jomaris Bar, gumagamit daw ng mga alias ang mga babae noon at posibleng pinapalit-palitan ng mga ito ang kanilang apelyido. Andito nga yung kumari ko. Para maliwanagan, nagpasama ang aming team kay Turley sa bahay ng pinangalanan niyang Gina Castillo. Ito yung aking kaibigan, si Gina. Nung tanungin ng aming team, si Gina Castillo, kung meron nga ba siyang ipinaampon noon? Ay, hindi po. Wala po ako anak na ano, kundi yung nasa kanya lang. Dalawa po ang anak ko. Yung nasa ano? Yung nasa kanya at saka yung nandyan sa akpa, para sa lalaki. Pero nung ipinanood ng aming team sa kanya ang video ni Ryan, doon lang niya inamin na bukod sa dalawa niyang anak, meron pa raw siyang isang anak na lalaki na ipinaampon nga niya. Kinikilabutan ako talaga. Parang hindi ko masabi siya, oh, sino ba to? At hindi ko kilala na.
Kasi baby siya. Kaya ka nga nung nakita ko kanina, Terli, kakaw mo. Mukhang kahawik-kahawik ka ako to ni Umbe. Tsaka iba talaga ang parang anak mo, parang lukso ng dugo mo. Dating araw entertainer sa Jomari's Bar, si Gina. Doon daw niya nakilala ang isa niyang regular na customer na biyudo. Live-in niya ako. Pero nung nalaman daw ng kanyang ka-live-in na siya'y nabuntis, iniwan siya nito. Mga 6 months na nagsasama kami, ba't ka ako umaalis ka nang lagi ka nawawala? Hindi ko alam, tumatawag pala yung asawa niya, nasa abroad pala. May asawa pala siya. At nung ipinanganak niya ang sanggol, inihabilin na lang daw niya ang bata sa doktor na nagpaanak sa kanya. Yun na raw ang huling beses na nakita niya ang kanyang panganay. May ama ba to, sabi niya sa akin. Eh mayroon po, kaya laka ko doktora. Sabi ko wala po ako bubuhay nito. Sige ika, sabi niya, ako nang kukuha ng anak mo, kinuhanan niya. Hindi ko na alam kung saan dinala. Si Dominador kaya ang tinutukoy ni Gina Castillo na siyang naging customer niyang biyudo noon sa Jomari's. Si Gina Castillo nga rin ba ang tinutukoy ni Jimmy na Gina Molina? Malayo naman po sa isa mukha niya. Yung katauhan niya. Tsaka may tatupo siya dito eh. Na puso, na may nakatuso ko na lang. Alanganin po. So madaling sabi po, hindi nyo siya makilala? Hindi. Walang linaw para sa akin. Kung hindi man ako ang magulang ng bata, di wala akong magagawa. Kung ako naman, okay lang din. Samantala, ano na nga bang nangyari kay Ryan? Nasaan na siya? Noon lamang nakaraang linggo, bumalik na ng Italy si Ryan. Ngunit patuloy pa rin siyang nakikibalita sa ginagawang paghahanap ng aming programa sa kanyang ina. Hindi pa rin daw siya nawawalan ng pag-asa. Habang kakasama kami ni Tatay Dominador, nagkakaroon ako ng pag-asa kasi nga nakikita ko yung ibang mga galaw ko sa galaw niya. Kaya excited ako. Ang mga umampon kay Ryan na sina Susan at Augurio, suportado ang kanyang paghahanap. Yung magulang din, si Ryan ay hindi sa amin nagmula, pero yung buhay ko, inyukol ko sa kanya. Alam niya yan kung paano ako nalungkot pagka siya nalulumbay at kung paano ko siya inaaliw at nililibang. At nito lang Biyernes, meron ng resulta ang DNA test sa pagitan ni na Ryan at Dominador. Tay, kamusta? Balita? Ito. Bote rin. Ako po si Hilda ng ECDNA Philippines. Nandito po ako para i-reveal yung test result ninyo. Salamat po. Yung paternity test po, dalawa po yung magiging result niya. It's either na 99.99% which is positive and 0% po negative. Ito na po yung test result ninyo. Ang probability ng inyong paternity test ay 0% po. Negative po siya. Negative po, apa. Ang ibig sabihin po ng 0%, hindi po kayo mag-ama. Dahil po marami po kayong hindi nag-match ng mga DNA alleles or yung mga markers po ninyo ni Sir, marami pong hindi nagtugma. Sa akin lang man, okay lang yon. Dahil gusto ko rin bata na yan, maharap niya yung tunay na magulang para maranasan niya na mayakap ako na lang yung kanyang tatay. Malungkot po kasi kala ko po, siya na po yung nahanap kong tatay. Pa pala tapos. Mahabang pagdaraanan pa. Pero ayos din po yon dahil nakalala ko po si Tatay Dominador. At sabi nga din po niya, kung ano maging resulta, tuturing pa rin niya akong anak. Ganun din ho ko sa kanya, tuturing ko din po siyang parang ama. Nakakalungkot lang nga po dahil akala ko po dito na matatapos yung paghanap ko sa tatay ko. Dahil nung nagkakilala kami, kala ko nanay ko na lang hahanapin ko. Yung pala, dalawa pa rin pala ang hahanapin namin. Kahit nandito tunay na mag-ama anak, tuturing pa rin kitang anak. Tawagan mo ako, Itay. Naawa rin ako sa'yo eh. Sana matagpan mo yung tunay na magulang. Tutulungan kitang maharap yung magulang mo. Wala akong magagawa eh, kung yun ang kapalaran. Hindi biro ang sinusuong ni Ryan para
para hanapin ang katotohanan, para magkalinaw ang kanyang pagkatao. Pero anuman ang maging resulta ng kanyang paghahanap, nariyan pa rin ang kanyang mga tumayong ama't ina para iparamdam sa kanya ang pagmamahal na higit pa sa tunay na kadugo. Para po sa aking mga magulang, ito po uli ako. Muli pong nananawagan sa inyo. Kung saan man po kayo nandoon ngayon, hinahanap ko po kayo. Kung mapapanood niyo po ito, sana po magpakita na po kayo at makasama ko na kayo. Hindi po ako galit sa inyo. Wala po akong sama ng loob. Ang gusto ko po ay makilala kayo. Mahal na mahal ko po kayo at sana po makilala ko na po kayo ng personal.